Samantala, makakabalitala kayo po natin ngayong araw na ito si House Deputy Speaker at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Good day po sa inyo, Kong Dante. Good morning, Gweng. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, alam ko meron po kayong programa pero gusto namin kami unang makahingi po ng inyong reaksyon dahil kasama po kayo sa inanunsyo ng PDP-LABAN na sa mga unang ipambabato po nila no sa lineup ng 2022 senatorial elections. Nakakabigla rin naman, Weng, sapagkat alam ko na napakarami nilang pambato sa PDP-LABAN. At ang ibinigay nga sa akin na information, maaari kang makasama siguro sa 20 na pambato na kinukonsider. So sabi ko, salamat naman sa pagtitiwala. Hindi ko naman inasahan, Weng, na sa unang bugso ng kanilang paglalahad ng kandidato, ay lima kagad yung madi-disclose. Pagkatapos nandun pa ako sa unahan, talagang nakakabigla. Unang-una kayo eh. Nakakabigla talaga. At sabi ko nga, salamat sa tiwala na ibinigay ng PDP-LABAN, Weng. Opo, kinausap na po ba kayo ng partido ukol dito? Wala pa, Weng. Wala namang, wala pa kaming formal na pag-uusap dyan. Kaya nga ang sabi ko sa'yo, nakakabigla. Sapagkat bigla na lang gumulantang sa amin. Ako nga, huling-huli sa balita eh. Kasi alam mo, nandun ako sa likod ng bahay, nililinis ko yung konting garden na maliit. Tapos ako itinawag. Ganun na nangyari. So, marami din po sabi nga, nagsusulong sa inyo at nanghihikayat na umakyat na nga kayo sa Senado from being a representative sa Kamara de Representante. Kung ano ba yung aasahan sa isang Congressman Marcoleta pag nasa Senado? Iisa naman kasi ang aking advocacy rin kahit ako'y nasa Congress, mababang kapulungan. At kung sakasakaling tayo ay mabigyan ng pagkakataon na makarating naman doon sa kabilang kapulungan, iisa naman ang ating pakay, Weng, yung makatulong tayo sa ating pamahalaan, lalong-lalo na doon sa pagsumpo, kung hindi man lahat, noong katiwalian sa ating bansa. Na yan naman ay binabaka ng Pangulong Duterte. At talagang alam ko naman na ang bagay na yan ay napakahirap talagang labanan. Pero kanyang pinagsisikapan. At ako naman ay ganun ang aking gustong mangyari. Makatulong tayo doon sa paglilinis ng katiwalian sa ating bansa. Kasi wala akong nakita sa kasaysayan, Weng, na isang bansa na umunlad kung ang katiwalian ay napakataas. Mm-hmm. Kailangan magtulong-tulong tayo para ayusin yung bagay na yan. Ayun. Mm-hmm. Mahinga na din po namin kayo ng reaksyon. Kasi alam naman po namin na na medyo controversial yung deklarasyon ng Pangulo na siya ay sasabak sa vice presidential race sa susunod na eleksyon. And as expected, yung mga kritiko po ay sinasabi it's a mockery of the 1987 Constitution and yung illegal and question of morality. Ano pong masasabi ninyo dun? Sino bang nagsabi, Weng, na illegal sa saligang batas kung sakasakaling tumakbo si Pangulong Duterte bilang Vice President? Meron po dating COMELEC chairman, meron po mga constitutionalist, meron mga lawyer, iba-ibang mga grupo po, pero isang common denominator, they are all critics of the President. Kasi, Weng, kung pagbabasihan natin ang saligang batas, kasi binanggit nga nila yon at ikaw na rin nagpatunay na maraming constitutionalist ang nagsasabi na may kabawalan sa Pangulong Duterte. Kaya ako tinatanong kung sino-sino sila, sapagkat alam ko merong isa dyan na kasama pa sa gumawa ng ating saligang batas ang nagsasabi nga na illegal o unconstitutional kung si Pangulong Duterte ilalaban na Vice President. At sabi nga nila, morally wrong. Una, sa Constitution, Weng, wala akong mabasa kahit anong klaseng provision na nagbabawal sa Pangulo na siya'y tumakbo ng Vice President. Kung sakasakali, ipinagpipilitan ng mga nabubuhay pa na gumawa ng saligang batas, ay sisisihin ko sila, Weng, bakit kamo?
Kasi sila'y kasama sa gumawa ng saligang batas. Ito ang nakasaad sa Section 4, Article 7 ng saligang batas. Kung alimbawa, kung gusto nila na ang presidente pagkatapos niyang magsilbi bilang presidente ay ayaw nilang tumakbo na vice president, dapat nilagay nila yon. Alimbawa, sa Section 4, Weng, dapat ganito. Nakasulat kasi, the president shall not be eligible for any re-election. Maliwanag na maliwanag yun na ang Pangulo kahit sa anong pagkakataon, hindi ka na pwedeng mag-re-elect. Isang termino ka lang. Di ba napakalinaw nun? Mm-hmm. Pagkatapos, dapat, pagkatapos ng sentence na yon, nilagay sana nila, neither shall he be eligible to run for vice president at any time. Bakit hindi nila nilagay yon? Para mas klaro, ano po? Para mas klaro, alimbawa, pagkatapos ng unang pangungusap that the president shall not be eligible for any re-election, maliwanag na maliwanag yun. Isasama nila yung pangalawang sentence sana, neither shall he be eligible to run for vice president at any time. O, di ibig sabihin, wala na tayong pagtatalunan dyan. When kung alimbawa, ikaw, ayaw mo pumasok yung pusa sa bahay mo o kaya yung daga, lahat ng butas tatakpan mo, hindi ba? Mm-hmm. At ang pagdadaanan niya, sasara mo. Pasan nila kukunin sa saligang batas na bawal tumakbo ang presidente, na vice president. Ang nakita ko pa nga, ang vice president nga, Weng, alimbawa, nanalo. Alimbawa, yung ang vice president natin ngayon, di ba, si Vice President Lenny Robredo. Si Vice President Lenny Robredo, pwede pa siyang kumandidato na Vice President kasi nakalagay doon, sabi niya, sa second paragraph ng Article 4, Article 7, Section 4, no Vice President shall serve for more than two successive terms. Ibig sabihin, pwedeng ang kumandidato lang, yung pagkatapos ng dalawang sunod, hindi ka na pwede nung pangatlo. Mm-hmm. Pwedeng tumakbo si Vice President Lenny Robredo ng isa pa. Yun, malinaw, nilagay nila. Ayun, sisisihin ko sila kung bakit ganito yung ginawa nila sa saligang batas. Gusto pala nilang hindi tumakbo ang nagsilbi na presidente, hindi man lang nilagay nila yung kabawalan na yun. Mm-hmm. Yung re-elect, binawal nila. Pero yung tumakbo na vice president, hindi nila binawal. Paano mo ngayon sasabihin ngayon na immoral yun? Weng? Kasi ang immoral, unang-una, illegal na, unconstitutional. Wala namang nilabag si Pangulong Duterte. Pasensya na, Weng. Yun ang aking palagay. Kasi binabasa ko lang naman ang direktang provision ng saligang batas. Sana kung makahanap sila ng iba pa, edi yun ang pagdibatihan namin. Oh, yun nga din po ang naging paliwanag kanina ni Dina Mado Valdez nung tanungin din po namin siya na walang pagbabawal sa presidente na kumandidato to a lower position. Kabilang na po ang pagka-vice presidente. Anyway, isang issue pa po ang gusto naming linawin sa inyo, Kong, kasi alam namin ito advokasya ninyo. Pero kahapon, muli pong nagbabala ang Department of Health dun sa paggamit ng anti-parasitic drug na ivermectin para sa COVID-19. Ayon po sa US FDA kasi ginagamit lang daw ito sa mga hayop. So, ano po, tutuloy pa rin po ba yung pamamahagi? At saka kung meron na din pong nagbebenta online ng ivermectin. Huwag kung ang pinagbasihan nila yung US FDA. Ako, masasabi ko ng tahasan na nakakaawa naman ng Amerika. Bakit ka mo? Hanggang ngayon ba ay wala pa silang human grade na ivermectin? Ang ibig ba sabihin ay hindi pa sila nakapag-compound ng gamot galing sa elemento ng ivermectin na pwedeng gamitin ng tao. Naawa ko sa mga Amerikano pagka ganun ang kanilang pahayag, gawing. Sapagkat ngayon, ang naiinom pala nilang ivermectin ay yung para sa kabayo tsaka para sa baka. Pa tayo, kahit na ganito lang ang bansa natin, napakaliit nating bansa, nakapag-compound na tayo ng ivermectin na magagamit ng tao, hindi para sa hayop. Kaya ako naaawa sa mga Amerikano, ganun pala sila. Ang naiinom pala nila ngayon ay yung panghayop pa rin. Na para sa baka tsaka sa kabayo. Nakakaawa naman sila, Weng. Mm-hmm. Pero dito po sa atin, ang dami na din at may mga, yun nga kagaya nabanggit ko sa inyo, may nagbebenta na rin ng online. Hindi ba delikado yun, Dr. Loy Kong? Medyo may pagkadelikado naman kung online kasi kapag online, hindi naman nila sinasabi yung
tamang prescription kasi iba-iba naman yung kalagayan ng katawan ng tao, ang kalusugan, ano? Ang antas ng kalusugan ng tao ay paiba-iba. Kaya kami, kahit na namimigay kami ni Kong Mike, may kasama kaming mga doktor kasi, Weng, na yun ang ating batayan. Kasi hindi naman kami pwedeng magsabi na lang na gamitin po ninyo ito. Hindi kami maglalakas ng loob ng ganon nang wala naman kaming kasamang mga doktor na nagpapatunay din na mabisa ito. Maliban po, Weng, doon sa napakaraming ebidensya na ipinipresenta ng napakaraming doktor sa buong daigdig. At 32 bansa na ang gumagamit nito. Ang kauli-ulian nga na na talagang pinanindiganan niya na gamitin ang ivermectin. Itong Malaysia, sapagkat napakalakas na ng pinsala ng kanilang mamamayan kung pag-uusapan yung Delta variant. Mm-hmm. Ayan, hindi na po namin kayo masyado abalahin dahil alam namin naghahanda kayo sa inyong programa. Pero maraming salamat po sa pagkakataon na makabalitala kaya namin kayo ngayong umaga. Salamat din, Weng, at salamat sa pakikinig po ng ating mga mamamayan. Ayan, ang atin pong nakabalitalakayan si House Deputy Speaker at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Hindi pa po siya nakakausap ng formal ng PDP-Laban, pero isa na nga po siya doon sa inanunsyo na unang limang senatorial candidates nila pambato po sa 2022 elections. At sabi naman ni Kong Dante, ay tutuloy niya kung ano yung dati niyang ginagawa sa pagiging kongresista niya kung siya ipapala rin na magiging senador. Ang iba pa mga balita po sa aming pagbabalik.